Magandang tanghali sa inyong lahat. Kaya ng inyong narinig, ako ay si Father Arnold Biago, SVD, isang Divine Word missionary na naka-assign sa Congo, Africa mula noong 2008. Nandito ako sa Pilipinas pansamantala para sa isang graduate studies in business management and finance. Hopefully, by next year, makabalik ako sa Africa. Ang una sa pitong huling wika ni Jesus ay mula sa Luke chapter 23, verse 34. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang wikang ito ni Jesus ay kanyang binanggit agad-agad matapos siyang maipako sa krus. Ang tinutukoy ni Jesus na sila ay lahat-lahat ng nakiisa upang siya ay dumanas ng karumaldumal na parusa ng isang pusakal na kriminal. Sila, ang mga kapwa niya Hudyo, ang mga namumuno sa lipunan at simbahan, at maging mga pinili niyang tagasunod na nagtakwil sa kanya. Kakaiba itong wika ni Jesus, sapagkat iminimungkahi niya ang kanyang sarili maging tagapagsalita, tagapagtanggol ng kanyang mga kaaway. Wika ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Noong ako'y nasa elementary school, ako ay mahiyain, mahina ang loob, malikot pero matigas ang ulo. Isang araw, nabasag ko ang flower vase na mamahali ng teacher namin. Itinapon ko to sa malayo para di makita ni teacher. Kaya nang dumating siya, may dalang fresh flowers para sa kanyang table, hinanap niya ang flower vase. Walang nagsalita. Pero marami sa classmate ko pasimpleng nakatingin sa akin. Kahit mahina ang loob at mahiyain, di ako umamin. Pagkatapos ng klase, yung katabi kong mas maliit sa akin na binubuli at inaapi ko, sabi niya sa akin, Arnold, punta natin si teacher. Magso-sorry ako para sa iyo. Kinabahan ako. Buti na lang di siya naghihiganti sa akin at tutulungan pa ako. Sabi niya kay teacher, Ma'am, sorry daw po, sabi ni Arnold. Nabasag niya flower vase. Sabi naman ni teacher, Ah, thank you, Robert. I know na si Arnold ang nakabasag kasi siya ang mukhang guilty sa inyo. Anyway, it's okay, Arnold. Kaya binigyan niya ako ng kiss in my cheek at tig-isa kami ng chocolate. I felt very relieved. Kaya from that day on, naging ako ang pinakamabait niyang estudyante. Kasi araw-araw, dinadala ko ang kanyang mga tindang ice candy sa school at pabalik sa bahay nila. Seriously, very grateful ako sa seatmate ko na supposed to be kaaway ko, pero tinulungan niya ako. Dahil di ko kaya, nakipag-usap siya on my behalf to our teacher. Ang ginawa niya, ginawa ni Jesus. Nang sinabi niya mula sa pagkabayubay sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Napakadakilang totoo at tunay si Jesus. Hindi paghihiganti ang hangad niya para sa kanyang mga kaaway, kundi kapatawaran. Hindi lupit ang ipinakita ni Jesus sa kanila, kundi isang pusong may habag at puno ng awa. Sa katunayan, ang Ebanghelyo ni Lucas kung saan nagmumula ang huling wika ni Jesus ay ipinapakilala ang Diyos na mahabagin. Kaya nga marinig mula dito ang talinghagang The Prodigal Son, The Lost Coin, and The Lost Sheep. Napawang nagpapakita na ang Diyos puno ng habag at awa. Gayon din sa Pariseyong makasalanan tumangi sa paanan ni Jesus sa bahay ni Simong Pariseyo, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan, wika ni Jesus. Totoo, ang Diyos ay mapagpatawad. Pero di ito ang katapusan ng kwento ng Diyos. Una,
when God forgives, God also heals. Gaya na nangyari sa isang paralitikong napagaling dahil sinabi ni Jesus sa kanya, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Second, when God forgives, God also liberates. Si Simon Pedro, alipin siya ng takot, kaya ikinatwa niya si Jesus. Dahil sa pagpapatawad ni Jesus, naging malaya siya na maglingkod at mamuno sa simbahan. Last, when God forgives, God also empowers. Si San Pablo, dakilang taga-usig ng simbahan, nang makita niya ang Panginoong Jesus sa daanang Damascus, nagbalik loob siya sa Diyos na ipatawad ang kanyang mga kasalanan. At mula noon, si Pablo ay naging great apostles to the Gentiles. Kaya nga, lumapit sa Diyos, hingi ng kanyang pagpapatawad, sapagkat when God forgives, God also heals. God also liberates, and God also empowers. Amen.